Pogging Pinoy na lumaki sa Korea. Yan si Sean Woo Kim. Minsan ang naging trending dahil sa kanyang kwento na pinagbiestahan sa isang sikat na noontime show. Oras na para kilatisin ang hunk na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwafu. WTFU! Oh, sige, batiin mo naman sila in Korean. 안녕하세요. 제 이름은 김선호입니다. 반갑습니다. Ay, pwede. So, sino ang kasama mo na umuwi ka dito? Ikaw lang? Mag-solo travel po. Ah, talaga? Okay. Kasi, saan ka nagsistay ngayon? Sa Bulacan po. Sa Jose del Monte. Sino ang kasama mo doon? Tita-titahan mo. Nakitira po muna sa ngayon. Tita-titahan? Oo. Oh, so, hindi mo masyadong tita kasi tita-titahan ka? Oo, best friend po siya ng mama ko nung bata. Alam mo ng best friend ko rin ang mami mo? Ay, ganun po ba? Oh, nakitira na rin po dito. Oo, oh, dito ka na lang tumira. Pero never ka pa nakipag-relasyon sa Bading? Muntik lang. Muntik lang? Oh. Saan yan? Sa Korea? Opo. Oh, Korean siya? Di po, Pilipino. Pinoy? Opo. Pero hindi, parang usap lang na, no, katrabaho din po siya. Oh. Katrabaho siya, tapos parang ganun po. Medyo nahulog ba ang loob mo sa kanya? Ganyan. Lahat, hello naman kay Ronald Gerard na 3 years na nating platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa'yo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Sean Mendez. Kaya naman si Sean Mendez. Oh. Oh, diba? Anong kinanta ni Sean Mendez? Yung Mercedes po, well. Señorita? May Mercedes ba siya? Hindi ko sigurado. Mercedes mo din. Sorry, tinanong ko pa, hindi ko rin naman din alam. Hindi, ang kasama natin ngayon si Aling Sean. Aling Sean! Tinanong naman si Aling Sean. Hindi rin po. Tinitindahan yan si Aling Sean. Ah, hindi, si Sean Woo. Ah, and then, Sean Woo, eh, Korean ba? Parang very Korean ang dating. Oo po. Ah, okay. So, ikaw ba ay Koreano? Hindi po. 13 years old po lumipat sa Korea po. Pag-graduate po ng elementary, lumipat po ng Korea. Tapos, ngayon na po taon ako ng Pilipinas. Okay. So, 13 years old ka, pumunta ka ng Korea hanggang sa anong edad? Ilang taon ka na ngayon? 21 years old. So, hanggang 21, technically. So, 13 years old hanggang 21 na sa Korea ka. Dahil ang mami mo ay Korean. Charot. Hindi. Ano po, full Filipino po, pero yun nga po, yung parents ko kasi hindi nag-work. May nakilala pa yung mama ko na Korean, so naging stepdad ko po yung Korean. Ah, okay. Pero yung pangalan mong Sean Woo, pangalan mo talaga yan? Pinangalan po sa akin ng mama ko nung lumipat ako sa Korea. Nag-change name? Oo po, change name. Nag-change name ka. So, Sean Woo, yun na yun o may apelido pa? Sean Woo Kim. Last name po Sean Woo, kasi S-E-O-N. W-O-O. W-O-O. So, Sean Woo. Oo po. Sean Woo. Tapos ang apelido? Kim. Kim. Ah, Sean Woo. Oo po. Sa Korea po kasi dapat first, paano mo sabihin? Parang, ang una po kasi sinasabi surname po. Oo. So, parang Kim Sean Woo. Opo. So, yes. Basically, yun talaga dapat. Opo. Pero ang ginagamit mo for showbiz, Sean Woo na. Sean Woo. Wala ng Kim. May kasama pa rin pong Kim. Okay. Sean Woo Kim na po. Ayun ang ginagamit mo ngayon. In fairness. Okay. Bakit ka naman napabalik sa Pilipinas? Ang tagal mo na sa Korea, pero napabalik ka sa Pilipinas. Actually, na-stress lang po sa Korea, tapos ang daming problema na kailangan kung gusto. Ang problema ko kasi may gusto pong gawin pero hindi ko nagagawa. Parang ganun. Sa Korea? Opo. Which is ang gusto mong gawin ay mag-artista? Mag-aral at mag-artista mo. Mag-aral at mag-artista. Sa Korea hindi ka nag-aral. Nag-aral ka naman doon. Nag-aral po. Kaso nga lang, parang hindi ko na po tinuloy kasi nga, papasok po sa school pero wala po natutunan. Parang ganun. Parang gusto mo dito sa Maynila dahil... Oo, kasi pag pumasok po, naiintindihan ko pa yung teacher. Sa Korea po kasi, kahit marunong po mag-Korean, parang hindi ko pa rin naiintindihan kasi iba pa rin po yung lecture po nila doon. Parang ganyan. Pero marunong ka mag-Korean? Oo. Sige, batiin mo naman sila in Korean. Annyeonghaseyo, 제 이름은 김선호입니다. 반갑습니다.
Ay, pwede. Tsaka ano, kahit ano ka, Pinoy na Pinoy yung kulay mo. Pero, sakto, galing pong Holy Week. Pwede kang, ano, may Korean ano pa din, flavor. Oh, ikaw na. Sasalita po siguro. Oh. Teka, teka na, pero ang galing mo mag-Tagalog. Buti hindi mo nakalimutan yung pagta-Tagalog. Ano po, halos sa bahay din po namin sa Korea, mama at ate ko rin naman na Tagalog. Ah, pero so, napurga pa ako ng Korean food po talaga doon. Nakakamiss din pa yung mga Filipino food pa rin. Oh, eh kasi nga, 13 years old ka nang dumating ka doon. So alam mo na yung Pinas, di ba? Kasi kung baby ka, siguro hindi mo na masyadong mimimiss. Pero dahil 13 years old ka nang umalis, ano, namimiss mo, meron ka ng ano noon, tawag dito. Alam mo na, may mga alaala ka na ng Pilipinas. So sino ang kasama mo na umuwi ka dito? Ikaw lang? Mag-solo travel po. Ah, talaga? Kasi, saan ka nagsistay ngayon? Sa Bulacan po, sa Jose del Monte. Sino ang kasama mo doon? Tita-titahan mo. Nakitira po muna sa ngayon. Tita-titahan? Oo. So hindi mo masyadong tita kasi tita-titahan na? Oo, best friend po siya ng mama ko ng bata. Alam mo nang best friend ko rin ang mami mo? Ay, ganun po ba? Oh, nakitira na rin po ako dito. Oo, oh, dito ka na lang tumira. Sakto. Pwede mo rin akong tita-titahan. Oo, yung parents. Ang cute mo. Teka lang. Hindi mo kilala yung mga local artists, yung mga Pinoy artists. Meron na ba nagsabi sa'yo na may kamukha kang artistang Pinoy? Meron po, pero ang layo. Sino daw? Daniel Matsunaga daw po, pero ang layo. Wow! Daniel Matsunaga o Daniel Padilla? Hindi. Nung bata Matsunaga? Ha? Nung bata daw po. Ah, talaga? Daniel Matsunaga? Hindi, parang nga mas Daniel Padilla pa eh. Ikaw, Derek. Ah, si Matsunaga? Ah, oh, talaga? Hindi. Sa picture daw po, sabi po. Ah, in fairness. So, pero may ano ka, may datingan ka talagang ano, pugi-pugi. At ang ganda ng ilong mo. Gawa po yan. Ah? Gawa po to. Gawa? Ano gawa, to? Gawa po ng mama at papa. Ah, okay. Kala ko, dahil galing ka Korea, baka ano doon, mura lang magpagawa. Eh, mahal din naman po doon. Ah, mahal din ba? Hmm. Oh. Oh, pero at least all natural. Oh, okay. So, bumalik ka ngayon dito sa Pilipinas para mag artista. Opo. Okay. Ano yung una mong ginawa bilang ano artista? Anong proyekto? Meron ka nang nagawa ba? Actually, sa Korea po is nagbabackground extra rin po. Nagbabackground. Ah, so sa Korean production? Opo. May naging movie na rin po sa Netflix tapos mga K-drama din po. Ah, talaga? Oh, mga commercial na rin. Lumalas rin sa commercial. Oh, in fairness. Oh, pero mas gusto mo pa rin dito itry. Opo. Kasi nung binigyan po kasi ako ng script sa Korea, nag-back out po. Bakit? Kasi kinakabahan po kasi nga. Ang hirap po, kabisaduhin yung lines sa Korean pa po. Kasi syempre hindi mula sa puso. Unlike pag Tagalog, yun pa rin talaga yung... Tignan ko lang po yung letters ng Tagalog. Is maalala ko na rin po agad. Pag Korean may effort. Opo. Pero try mo din, kasi magandang opportunity na yun. Uh-huh. Nasa Korea ka ba? Anyway, nandito ka naman sa Pilipinas, sabigyan ka rin ng opportunity. Anong una mong proyekto? Ngayon po? Naging, una po kasi ano, sa Showtime po rin ba ako galing? Teka lang, wait. O sige, pag-usapan natin yung Showtime na yan. Uh-huh. Sumalang ka sa Showtime dun sa XX? XX? Uh-huh. Dalawang beses po sumalang. Dalawang beses ka sumalang doon. Okay, yung unang salang... Nung February 19 po ata yun, ako naging searchy po. Naging searchy ka? Oh. Okay. Pag searchy, nandun din yung ex? Wala po. Ako po yung pinipili ng dalawang mag-ex. Pinipili ka ng dalawang mag-ex? O nung is yung bae doon? Nung girl. Parang ano ko sila mag... Parang couple yung couple. Wala ko, pinipili ka pati nung isang guy. Oh. Ay, hindi. Sa... Ganun na pala yung con. Sorry kasi hindi ko siya napapanood, pero pinipili rin pala ng ano, meron palang M to M doon. Charot, ano nangyari doon? Wala lang po, parang sobrang, actually pumunta po ako doon, lasing po ako doon eh. Oo. Habang nasa segment. Oo. Pero yung sagot ko po noon is parang Bardagul na po ako sumagot. Oo. Ako po rin po yung pinili. Ah, ikaw pa rin ang pinili? Opo. So ano nangyari nung babae? Nag-date po kami. Sponsored po yun ng Showtime. Tapos after the date, ano nangyari? Wale. Nung nag-usap po kami, kaso hindi po kami ganun ka... Hindi kayo swap together. Opo. Okay, so tapos na yon. Okay. Tapos, yung sumunod... Actually, kanina lang po yun eh. Opo. Naku, eto nga, may nag-message sa akin, umiyak-iyak ka pa daw doon. Opo. Ang kadramahan mo. Kanina lang po yun, bago pumunta dito. Okay,
ikaw naman, ano, sumegue ito ha. Oh. Anyway, o bakit ka naman umiyak doon? Ano naman ang ginawa? Ikaw naman bilang, ikaw ang sumalang na, couple kayong sumalang? Opo, dalawa kami ng ex mo po yung sumalang naman po. Oh, okay. So, ex-girlfriend mo, tsaka ikaw. Tapos kayo yung maghahanap naman. Opo, anak, tutulungan ko po yung ex ko na maghanap ng ng panibago. Okay, o bakit ka umiyak? Eh, ex mo na naman yun. Wala lang po, parang ramdam ko pa rin po kasi parang ganun. Ang sakit lang na makita na nililet go mo yung ex mo. Yung dating minahal mo is tumitingin na sa iyo. Gano'ng katagal ba kayo nun? 1 year, 2 months po. Oh, 1 year and 2 months. Tapos ba't kayo nag-break? LDR reason. Taga saan siya? Laguna po siya, tapos Korea naman po. Ah. Opo. So habang nasa Korea ka, girlfriend mo siya? Opo. Okay. O tapos, naiyak ka dahil, kailan ka umiyak nung time na nakapili na siya, gano'n? Nung nag-i-explain po. Nung nag-i-explain? Oo. So wala nang chance. Kasi sumalang na kayo doon bilang mag-ex, hindi nyo naayos yung relasyon nyo. Hindi po. Wala na daw chance, kaya... Pero ikaw, gusto mo pa siya? Kanina, nung sumalang po may, pero ngayon, mas na-realize ko po na... Di niya na-deserve. Tapon mo na lang siya. Di niya na-deserve pa rin. Ah, okay. Oo. Siguro kasi dala ng emosyon dahil syempre, nagkaroon kayo ng relasyon, nagkaroon kayo ng magandang samahan, tapos eto ka, ex na kayo, tapos nakikita mo, bibigay mo na siya sa iba para gano'n yung eksena. Paano ba magmahal ang isang Sean Wu? Ako po kasi mas, ang love language ko po is time and, physical touch siya, time din po. Physical touch, tapos time. Physical touch? Talaga. Tapos parang kilingi din po kung ano, mahilig po yung lagi magkasama, yung ganyan. Gusto mo lagi may ganap yung ano po. Lagi may ganap? Opo. Lagi may nangyayari sa inyo? I mean, ganap. Kasama na pwede, pero yung ibang lakad mo. Ah. Gala-gala, may ibang pinupuntan, gawa-gawa ng memories, parang ganun po. Ah, yun ang gusto mo. At ganun ka magmahal. Opo. Eh, nakailang girlfriend ka na ba? Ah, tatlo po. Tatlo. Pang ilan tong ex mo? Ah, pangalawa po siya. Pangalawa siya. Ah. Yung pangatlo, hindi ko na po pwede sabihin sa camera. Ah, tala. Bakit? Mamagalit yung asawa niya. May asawa na siya? O naging girlfriend mo siya dahil nung may asawa siya? Ay. Tala. Alam mo na may asawa siya pero pinatulan mo? Ay, hindi po. Naku eh, yung mga ganyan. Hindi, sa Korea. No. Sa Korea po yun eh. Korean tapos, siya? Hindi po siya Korean. May isawang... Pero hindi siya Korean na babae. Pinay din. Pinay po siya pero may asawa. May asawa siyang Korean. Nag-trending dahil, siya. Dahil... Ha? Nag-trending po sa TikTok yun eh. Pero okay naman. Oh, yun naman pala na pag-usapan na eh. Oh, ngayon. So, ano nangyari? Nahuli kayo? Nahuli po kami. Nung mag-divorce na sila. Di na po namin naabutan. Ah, okay. Kung pipirma na dapat nung ano, nung asawa niya, is parang biglang... Nagbago isip? Nagbago isip nung ano, kasi nga biglang binanggit nung ex ko na, ganun nga. So, bago mo, ay may ako na nung asamin niya na. Ayun, napirmahan, parang ganun. Pero sila pa rin? O natuloy ang divorce? Wala na, divorce sila. Pero pag mahuli daw yung mag-asami, papakulong daw kasi nga, ganun daw nangyari. Ah, kaya umiwas na lang? Kami na lang umiwas, parang ganun. Dahil dyan, may surpresa kami sa'yo. Ano po yan? Ano po ba siya? Nandito yung Korean na asawa. Ay, lang. Saan po nagtatago? Ah, pero lahat na naging girlfriend mo ay Pilipina. Opo. Wala ka naging Korean na girlfriend. Hindi po, girlfriend. Charba-charba lang. Eh, wala po. Ha? Wala po. Sinungaling. Wala. Tikiman portion lang ay, ng Korean. Eh, wala po. Ah. Ano po ba yun? Teka lang. Ah, ano bang tipo mo sa babae? Physical muna. Gusto mo ba yung matangkad? Matangkad. Mm. Matangkad. May hinaharap. Ah, malaki ang hinaharap. Opo, malaki yung future ko parang ganun. Oh. Tapos, mabait. Mm-hmm. Siyempre, mas malaki po yung hinaharap po talaga. Mas, gusto mo malaki yung hinaharap? Opo. Tapos, yun nga po, future po, ganun. Maganda ang future. Opo. Ikaw ba, may future ka bang maibibigay? Malaki ba yung future na maipapakita mo sa kanya? Pwede. Dipindi. Ano, maputi? Ganon. Hindi, mas mahilig po sa morena po. Morena babae. Pilipina din. Ayun ang gusto. So ayaw mo mag-try na magkaroon ng karelasyon na Korean?
Ayaw mo. Tikiman lang talaga. Depende po. Parang, hindi naman po tikiman. Wala talaga. Wala na, gumaganong ka na eh. Wala po. Hindi pa na-try. Okay. Virgin so, pa po. Ay, naku, hindi ako naniniwala. Oh, dahil jaay ng mga, ang taray ng pearls. Pearls ba yan? Oh, bongga. Ay, ni Gretchen Barreto. Oh, ganda bagay sa iyo. Anyway, okay, eto na. So, nag-showtime, umiyak, tapos na-realize mo, ayaw mo na talaga dun sa girl. Oo. Tapos ikaw ba ay may girlfriend ngayon? Single po, single. Single ka ngayon. Dapat lang, tama yan. Pero balita ko, nag-Viva Max ka daw? Oo po. Okay. Pagtapos po ng searchy time ko sa showtime. Yung una? Unang-una po. Tapos, nag-Viva Max ka? Oo po. Okay, anong proyekto mo sa Viva Max? Actually, wala pa pong 1 month sa Viva Max. Mm-hmm. Pero may binigyan na po ng practice project ni ng manager po, ng handler po, ng Viva Max. Oo. Na, tawag po dito. Yung anong title? Sa April 16. Anong title? Ano po siya? Wanted Girlfriend po. Wanted Girlfriend. Oo, okay. Si binibidahan po ni Sheena yung po yun. Okay. Oo. Tapos, anong role mo dyan? Katrabaho ni Sheena Yu sa hospital. Dalawa po kami nurse. Nurse kayo? Opo. Tapos chinukchak mo siya? Chinukchak niya po. Chinukchak ka niya? Opo. So, anong eksena? Paano ginawa? Gusto ka po magreklamo eh. Bakit? Narape po ako. Yun ang eksena? Opo. Nirape ka niya? Nirape niya po. Sa kanya nirape? Sa hospital po mismo. Sa nursing room. Sa nursing room? Sa office po ako po parang ganun. So, anong pinakita mo rito? Puwet? Actually, naku po kasi ako nun. So, full body po talaga po. Ah, okay. Opo. Walang plaster? Meron po. Meron. Po. Okay, so naka-plaster ka. Tapos, ang except, nagpakita ka ng puwet? Sa gilid lang po siguro. Kasi nga, nakaupo po si kami nun. Parang inanay, ang seat po namin is nire-rape niya po. Parang ganun. Ah, nire-rape pero nakaupo siya sa'yo? Opo, parang ganun. Ah, okay. Oh, anyway. So, willing ka na gumawa ng mga ganyang eksena na babae, ganyan, chuchukchaken, ganyan. Okay naman. Oh, sige. Eh, paano kung kapwa lalaki? BL series, ganyan. Chuchukchakan kayo ng ano, kapwa aktor, okay lang sa'yo? Depende po. Depende sa bayad? Opo, depende po yun sa bayad. Kasi pinasa ko po yun para sa ano, future po. Pangarap ko na hindi naman dahil gusto ko yung pag-artista. Siyempre, gusto ko rin pong yung pangarap is pagkakitaan, parang ano. It's more of money. Oo po. So, kung maganda naman ang offer, okay lang makipag-tsuktsakan sa kapwa lalaki? Oo po. Siguro, depende po. Ganun talaga. Hindi ko po masasabi ngayon at wala pong offer. Parang ganun po. Mamaya may offer ako. Magkano po ba? Ay, nako! Maganda-ganda ang budget dito. Okay. So, willing ka magpakita ng puwet? Oo po. Willing. Okay. Ay, puwet? Ayun. So, yun huh? Ano po ba yun, Zoe? Puwet, behind. Sa mga eksena mo, kung maganda naman ang bayad. Oh. Okay. Harap, frontal nudity. Bawa may eksena, lalakad kang gano'n, hubot-hubad. Eh, syempre, yung camera nakaganyan. Doon frontal nudity. Dadaan ka lang naman. Kalahating million po siguro. Ay, ang mahal. Oh, okay. Pero gagawin mo pa rin if the price is right. Opo, tama. O, kamillion po. Pero, yan ba ang gusto mo talaga? Halimbawa, sexy talaga? Ay, hindi. Kung ibang proyekto, ano yung talagang gusto mo na ibigay sa'yo? Comedy, action, drama? Actually, gusto ko po lahat po talaga itry. Pero wala pong sexy po gano'n. Sana walang sexy. Actually, pinasok ko lang po yung Vivo Max kasi parang nagagawa ko yung gusto ko na umarte. Parang gano'n. Pero ano nga mas pipiliin mo? Drama, action, comedy, porn? Comedy na may action, na may drama. Parang Pero yung drama yung solo na po yun. Comedy na horror, parang gano'n. Mga gano'n. Action, kaya mo? Opo, yun nga rin po yung request ko rin po. Sana may action sa next. Marunong ka mo humawak ng baril? Anong baril po? Marunong ka ba magpaputok? Marunong naman po. Marunong ka magpaputok? Mga ilang putok ang kaya mo? Siguro, isang putok ko lang, ano na yun. Madami na yun. Nine months siyang nasa hospital nun. Pero isang putok pero deadly. Opo. Sige. Dahil dyan, kailangan mo mag-sample. Nang alin po ba? Nang putok. Ay, ganun. Wala pong bril eh. Eto na. Okay. Sa pogi mong yan, sa Korea, nakailang bading ka doon? Actually, wala pa po talaga. Sa Korea?
Opo. Kasi lahat na sa Pinas. Kasi wala pa po kahit isang beses. Uwe. Promise mo po. Kahit sa Pinas, wala? Wala pa po. Wala nang ahas? Ibig sabihin, walang nag, talagang lumapit? Meron po, marami po. Pero, oh. Depende mo rin po. Depende kasi, maliit ang budget. Hindi naman, parang ganun. Parang ganun na rin po. Pero ikaw ba willing ka makipagrelasyon sa bading? Siyempre naman, kung may totoong pagmamahal naman po. Kailangan ba yung bading trans? Or kahit? Depende, trans or ano, kung ano po yung... Yung mga ganito lang, okay lang. Depende po yung sa ating magiging relasyon. Connection po, parang ganun. Depende sa ating usapan at sa ating relasyon. Oh, na pwede natin pag-usapan mamaya. Patay niyo na pa yung gano'n. Ha? Patay niyo na yung gano'n. Hindi namin i-erito. So bukas naman ang puso mo, pero never ka pa nakipag-relasyon sa bading? Muntik lang. Muntik lang? Oh. Saan yan? Sa Korea? Opo. Oh, Korean siya? Hindi po, Pilipino. Pinoy? Oh. Pero hindi, parang usap lang na, no, katrabaho din po siya. Oh. Katrabaho siya, tapos parang ganun po. Medyo nahulog ba ang loob mo sa kanya, ganyan? Hindi naman po, parang mga sabi natin 20%, parang... Ang baba ng 20%? Ang sana po tayo 80%? Parang ganun po, parang... Katrabaho lang siya, tapos mas siya sa kasama. Lagi nagpapatawa, parang ganun po. Pero wala hindi siya trans? Hindi po. Ano lang, parang lalaki pa rin ang itsura? Oo po, parang lalaki pa rin. Bakit hindi natuloy? Hindi po, kasi masyado na po siyang haras na po ng time na yun eh. Masyado siya? Nangaharas na po siya. Ah, nangaharas na. Po. Ayaw kasi nang ganun. Kasi yung... Gusto mo yung ano lang, yung masaya lang. Ayaw mo yung pressure. Oo po. Hindi ako nagpipressure. Swabe lang ako. Shout kay Iron Perez siya kay Vice. Mga ganun lang, walang ano lang, chill lang. Ah, chill lang. Ah. Okay, dahil dyan, may surpresa kami sa'yo. Andiyan po sila ulit. Kasama ko na sila kanina. Hindi. Nandito yung nangaharas. Magbago ka na. Sa social media mo, walang mga nag mga indecent proposal? Marami po. Like? Marami po nag-chat sa akin. Mga meet-up daw po, parang ganyan. May pinagbigyan ka na? Actually, wala po po eh. Wala pa? Marami nga po dapat this week kasi hindi ko po tinuloy. Marami kang dapat na ano, sasamahan this week. Oo, na bakla. Oo po, kikilalanin parang ganun. Oo, kasi anong nangyari? Kasi tinuloy. Bakit? Wala na po. Parang paiba-iba po kasi yung sinasabi. Ay, nanonood sila ngayon. Anong mensahe mo? Anong message mo sa kanila? Ulitin nyo, mamalay nyo. Okay na. Depende, isin nyo yung usapan. Isin natin yung usapan, parang ganun. Oo nga. Ayaw daw nyo na magulo kausap. Oo. Usap lang naman, di ba? Oo. Dapat daw klaro, di ba? At dapat malinaw kung how much. Depende. Depende. Ah, talaga. Oo. So, hindi ka na mabalik ng Korea? Plan B ko po yun. Gano'ng katagal ka sa tingin mo muna magsistay o paano mo pakikiramdaman yung stay mo dito sa Pinas? Kasi binigyan ko na po ng time yung sarili ko. 3 months. Pag wala nangyari? Pag wala nangyari ng 3 months, balik po na Korea. Kasi anytime, pwede naman po bumalik. Ang parents mo nandun? Opo. Si mami tsaka si stepdad. Tapos may kapatid ka doon? Andito na po sa Pilipinas. Ilan ba kayo magkapatid? 2 lang po. 2. Kuya ka? Bunso po. Ikaw yung pangalawa. Ah, talaga. Sige, ikaw. Hindi, kung ayaw mo naman sa Bulacan, pwede ka naman mag-stay dito. Pwede man ako maging titatihan. Titatitahan. Iba yung nasabi ko. Titatitahan. Pwede naman ako maging titatitahan. Pwede rin ako tito-tito. Kung ano gusto mo. Tsaka layo ng Bulacan. Saan sa Bulacan niya? Gusto nga po lumipat na ng Manila din. Ortigas area is very, near to workplace and to gimmicks and rackets. Kaso wala pa po talagang allowance kaya di po makalipat. Talaga. Kaya 3 months po, pag wala pa rin pong ano, uwi na po talaga. Hindi, pag after 3 months, wala pa rin, just give me a call. Dahil dyan, maraming salamat naman po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Magganon!